Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans, saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon ay ang sa pagitan ni George Cambosos at Maxi Hugs, na kung saan magsisilbing challenger itong si Cambosos sa kasalukuyang hawak na titulo nitong si Hugs. Ito po ay ang IBO World Lightweight title. Fight schedule, Hulyo 22, taong kasalukuyan. Doon naman gaganapin ang bakbakan sa Fire Lake Arena, Shawnee, Bansang Amerika. Maghayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis. Pero bago natin yan simulan mga kaibigan, inaanyahan ko po kayo na sana suportahan po ninyo ang ating munting channel sa pamamagitan po ng pag-subscribe. Maraming salamat po. Okay. Itong si Maxi Hugs ay hindi ko gaanong kilala na boksingero. Kaya naman po mga kaibigan, alamin muna natin ang kanyang background kung ano ba ang mayroon sa boksingerong ito. Itong si Maxi Hugs ay may impresibong kartada po na 26 wins with 5 wins coming by way of knockout, may 5 talo at may 2 tabla. Sa kanyang 5 talo, 2 beses ito nakatikim ng knockout. Sa ngayon, may edad na 33 anyos ang boksingerong ito at ang height po ay 5 foot and 6 inches na may reach na 170 centimeter. South po ang kanyang stance na may knockout ratio na 15.15%. Huling lumaban na kalaban ito noong September 24, 2022 ang dating world champion na si Kid Galahad. Tinalo si Galahad po sa pamamagitan po ng unanimous decision. Karanasan. Mga kaibigan, sa karanasan naman ito, ang pinakamatinding na kalaban nito na masasabi kong dekalibre ay si Kid Galahad dahil dating world champion at itong si Ryan Walsh. Skills, mga kaibigan, masasabi kong ito po ay technical fighter. Oo, technical fighter ang boksingerong ito. Taglay nito, ang footwork na kung saan kaya niyang ipanatili ang kanyang distansya sa kanyang makakalaban. Napakahusay nito pagdating po sa puntusan. May defensive style, hand speed, volume puncher po ito. At sabi ko nga, may kakayahang mang outbox. Napakagaling din ito mang counter. So ibig sabihin, mababa ang kanyang knockout ratio, pero bumabawi naman sa kanyang skills. Sa panig naman ng dating Unified World Champion na si George Cambosos, ang boksingerong ito ay may impresibong kartada na 20 wins with 10 wins coming by way of knockout. May 2 talo, ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanyang 2 talo, natatalo ito sa pamamagitan lamang ng puntusan kontra Devin Haney. Sa ngayon, may edad na 30 anyos itong si George Cambosos at ang height ng boksingerong ito ay 5 foot and 9 inches na may reach na 68 inches. Orthodox ang kanyang stance, may knockout ratio na 45.45%. Huling lumaban, October 16, 2022, rematch kay Devin Haney. Talo sa huling laban itong Sir George Cambosos by unanimous decision. Experience o karanasan, dating Unified World Champion at 2 beses niyang nakalaban si Devin Haney. Skills, boxer puncher. Taglay naman ni George Cambosos ang hand speed, volume kung bumamato na suntok, may pressure fighter style, may defensive style, ngunit may butas sa depensa habang ito'y sumusugod. Yun po ang kakulangan naman sa panig ni George Cambosos. Sa panig naman ni Max Hugs pagdating sa depensa, masasabi kong bagamat weirdo ang kanyang style, pero mahigpit sa depensa ang boksingerong ito, mga kaibigan. Ngayon, dadako tayo sa ranking. Itong si George Cambosos sa ngayon, rank number 6 sa WBC, rank number 8 sa IBF. Sa panig naman nitong si Max Hugs,
rank number 11 sa WBC, rank number 9 sa IBF. So, hindi po basta-bastang kalaban itong si Max Hughes para kay Cambusos. Oo, hindi basta-basta. Ngayon, dito na tayo sa ating comparison. Mga kaibigan, sa height and reach advantage, lamang si George Cambusos. Sa karanasan, sa tingin ko, lamang si Cambusos. Dahil nag-Unified World Champion siya, nakalaban niya si Tipong Lopez at Devin Haney. Ngunit, hindi rin natin pwedeng maliitin si Max Hughes dahil may nakalaban na rin siya kahit papaano ng mga dikalibring boksingero. Hindi lamang katulad sa kinalaban ni George Cambusos. Ngayon, dadako tayo sa kanilang skills. Mga kaibigan, sa tingin ko may kalamangan si Max Hughes pagdating sa skills. Pero may laban si George Cambusos dahil yung kanyang pagka-aggressive at yung kanyang pagka-bulyong puncher, isa yan sa mga nagpapahirap doon sa mga technical fighter. Dahil malimit na nahihirapan ang mga technical fighter sa agresibo at bulyong puncher. Ngayon, dadako tayo sa ating prediksyon. Mga kaibigan, hindi ito maging madaling laban para kay George Cambusos. Pero sa aking prediksyon, panalo dito si George Cambusos by split or unanimous decision. Pero alam naman natin na ito po ay boxing. At higit sa lahat, hindi po basta-bastang kalaban itong si Max, si Hughes. Sa panig ni Hughes, ang magawa niyang i-outbox si George Cambusos, yon magawa niyang may panalo ang laban by unanimous decision or split decision din, mga kaibigan. Oo, bagamat lamang sa karanasan si George Cambusos, pero sa skills kasi, mga kaibigan, sa tingin ko may laban po talaga itong si Maxi Hughes. Mapapalaban itong si George Cambusos sa boksingerong ito. Makapiho lang itong si George Cambusos sa panalo once na magawa niyang mapabagsak o may knockout itong si Hughes sa kanilang bakbakan, mga kaibigan. Kaya abangan natin dahil matinding bakbakan ito. Hanggang dito na lamang ito, Pandong Sports PH. Maraming maraming salamat po.